Hello guys, good morning, good afternoon. Still quarantine tayo ngayon. Magbe-breakfast kami ng noodles na lang. Kasi mabuti sa Pinas may nagbibigay ng mga relief goods, dito sa amin wala. So pag nawalan kami ng supply, wala din, wala lahat. Kaya hindi katwiran yung porke na sa abroad. Hindi nyo bibigyan ng food sa Pinas yung mga family namin. Kasi kami naka-quarantine din dito. Ito na lang pagkain ko. Last ano ko na to. So, mga 3 piraso pa lang ng noodles. Meron akong stocks. Tapos kape kaunti na lang. So, pag naubos to, walang magbibigay. Kahit amo namin hindi nagbibigay. Hindi kami naaalala, hindi kami, binawasan pa nga yung sahod namin. So, sana naman yung mga tao dyan sa Pinas. Yung kamag-anak ko hanggang ngayon dyan sa Pinas, wala pa silang natatanggap na relief good galing sa LGU, promise. Tapos, alam nyo, tapos ang iba sinasabi na ng mga LGU na wag bigyan kasi abroad naman yung kamag-anak. Di ba nila alam na buong mundo quarantine, lockdown? Wala kaming trabaho dito. Ganto na lang din trabaho namin, oh. Tapos yan, may 3 sardinas pa ako. Hindi pa namin alam kung kailan pa ang kailan pa yung pasok namin. I-message na lang kami. Tapos hindi rin nagme-message yung amo namin kung kumusta na kayo, may kinakain pa ba kayo. Walang pakailam. Mabuti pa nga yung gobyerno natin dyan. May pakialam sa inyo, tinitingnan kung sinicheck kayo kung may nakakain na. Kaya so, yung iba namang nakakatanggap, wag na magreklamo. Kagaya namin, yung pamilya namin talaga, wala talagang natatanggap sa Laguna, Santa Rosa. Porque siguro kami nakatira lang kami sa subdivision, hindi na kami binibigyan. Nasa subdivision nga ako, pero nangungupahan naman ako. Sige nga. Buti nga na lang yung may-ari ng bahay, napakiusapan ko na wag muna ako magbayad ng isang buwan o saan ka pa, diba? Tapos makapag-ano sila, yung mga kamag-anak ko dyan. Talaga, ilang mag-iisang buwan ng quarantine ang Pinas. Yung pamilya ko wala pang natatanggap ni isang sardinas. Ayan. Ito na lang kainin ko maghapon na to kasi tipid-tipid din. Kasi yung madam namin dito walang pakialam sa staff. Hindi kami binibigyan ng budget na kahit man lang tig 200 dirham para sa pagkain namin, wala talaga as in. Kaya huwag kayong madamot sa kamag-anak namin dyan sa Pinas kung sabihin nyo na abroad, pare-parehas lang tayo. Kasi kahit sabihin mong abroad, nandito kami sa abroad, ito lang kinakain namin. Walang pinagkaabi sa Pinas, hindi kami kumakain ng masarap dito. Hindi kami kumakain ng mga beef, hindi kami kumakain ng mga baboy dito, lahat. Ito, parehas, kung anong kinakain nyo sa Pinas, yan din ang kinakain namin dito. Kung may kape, kape lang din ang kinakain namin. So, wag kayo dapat madamot. Wag yung i-confer yung OFW, porque may OFW ay hindi nyo bibigyan yung kamag-anak ko. Pero until now, swerte yung nabigyan dyan sa Pinas. Pero hanggang ngayon, yung kamag-anak ko, wala talaga silang natatanggap. Maraming salamat na lang sa gobyerno dyan sa LGU sa Santa Rosa, Laguna, na hindi nila dyan sa Golden din nakakaabot yung relief goods. Yung iba nakakailang receive na sa amin ni isang sardinas, wala pa talaga. Pero hindi kami sumusugod kahit walang makain yung kamag-anak ko dun sa Laguna. Doon sila lumalabas. Kasi makakuha ka nga ng isang sardinas, 1 kilong bigas, tapos magkasakit ka pa sa labas, wag na lang. Test na lang kami ng doon.
Napuno ng malunggay dun sa tapat namin, yun na lang ilaga nila. Tapos importante may bigas. Maglugaw na lang. Lagyan ng asin. Eh, madami pa naman akong pinapakain sa bahay. 10 katao. Alam niyo? Ilan sila sa bahay? Kapatid ko. Tapos anak niya, 4. Buntis pa yung anak niya. Tapos anak ko, 4 din. 8. 9 sila. 10 sa aso. Diyos ko. Wala silang ano doon. Sabi ko, tiis-tiis, tipid-tipid kayo. Kung ano yung pinadala ko nung nakaraang buwan, yun na lang yung tipirin nyo. Kasi wala talaga, walang ding ano. Siyempre, pag ganito pa naman, quarantine, wala kayong iisipin kundi ngumuya na nguya, pero wala kayong kakainin. Ako nga dito, oh. Eto, oh. Maghapon ko na to. 2 noodles inano ko. Para hindi na ako magutom, hindi na ulit ako kakain. At least ako, kami naman nakakapagtipid kasi sarili lang namin. Pero yung sa bahay, hindi. Mga bata, hindi. Yung matatanda, matitiis mo. Pero yung mga bata, hindi. Kasi marami pa namang bata sa bahay. So, bahala na si God. Pinagdadasal ko ng lahat na maalala man lang, no? Ng mga LGU dyan sa Santa Rosa, Laguna. Dyan sa Barangay Dila. Dyan sa, ano, Golden Subdivision. Sana naman po maalala nyo rin magbigay doon. Yung iba nagre-reklamo, wala pa, pero nakailang kuha na. Kami nga, wala pang nakukuha. Kahit isa, matatapos na lang quarantine, wala pa. Di nga kami sumusugod. Si God na lang bahala sa amin. Kahit walang nagbibigay, buhay pa din. Tiis. Ang hirap ng buhay kahit saan. Kaya huwag kayong sabihin yung nasa abroad. Quarantine din kami dito. Ganyan lang buhay-buhay namin. Sumasakit na yung katawan mo sa kakahiga. Wala ka namang mapuntahan dito. O wala ka namang mapunta, sabihin, sabi ni Pangulong Duterte, tingnan nyo sa loob ng bahay nyo, baka mayroon pa hindi nakita. Yung namang area namin, kasikip-sikip. Ano pa bang area ang hindi mo makita dyan? Ayan na. So, sana naman, no? Huwag nyo titingnan yung mga nasa abroad, kasi, tingnan mo nga, para butas-butas na, nasa abroad ba yan? Ganito lang kami sa abroad. Kala nyo na parang kubo lang. Maganda pa nga yung bahay nyo dyan. I-compare dito sa amin. Grabe. Ito na lang maghapong kainin ko. Payat lalo ako nito. Dasal na lang ang sandata. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Sabi nila, yung government daw dito, may mga financial daw na. Pero hindi namin rinig dito, ha? Hindi, wala akong narinig dito sa embassy dito. Narinig ko lang yan sa kumari ko sa Riyadh. Kasi sila, dapat kukuha, palalakarin nila yung form nila, papunta sa yung isang kasama nila. Pupunta ng ano, ng polo. Kaya lang, yung amo nila, ayaw. Yung amo na lang daw nila ang magbigay sa kanila ng
ng ano, ng pangkain, bibigyan daw sila ng pera na pambili nilang food. O di ba, bongga? Sana ganun lahat ng mga amo, kaya lang yung amo namin di ganyan. Wala din siyang pakialam. Di nga niya alam kung buhay pa yung staff niya eh. Wala man lang, oh, kumusta na kayo diyan? Bigyan niyo man lang ng tigto 200 dirham para sa pagkain, wala. Binawasan pa yung sahod namin. Ayan. Di ba? Kaya lang, tiis-tiis, tapos sasabihin nila, porque abro hindi bibigyan. Naku. Siya, parang sumasama na yung loob ko, parang gusto kong umiyak sa pangyayari. Ay, naku. Ang buhay abroad. Tapos, kung mayroon man, dapat, di ba, paano kami makakapaglakad, i-lockdown nga at quarantine? Paano namin malalakad yung documents kung kailangan pa ng documents na ganyan na ipapile mo pa doon? Diba? Sa panahong ito, payagan ka maglalarga doon sa labas? Hindi siguro. Pagkatapos na ng lockdown, tapos na ang lahat. Tapos lahat ng paghihirap. So, wala na. Wala na siguro. Hindi na. Hindi na namin kailangan kung may trabaho na rin ulit kami. Kaya lang hindi pa namin alam. Sana naman, no, maawa naman kayo sa pamilya namin dyan sa Pinas. Huwag na lang sa amin sa Pinas. Kasi wala kaming isisend na pera sa Pinas din. Lockdown din kami. Ayan, pagkain, noodles. O, noodles din. Kaya huwag kayong magsabi na porque abroad hindi nyo nabibigyan. Di ganyan. Lahat lockdown. Palit tayo ng sitwasyon dito kayo, dito kami dyan. At least dyan may nagbibigay, dito wala. Kaya sana naman sa kahit sa pamilya na lang namin sa Pinas, bigyan nyo naman. Ay, salamat. Ayaw ko nang mapaiyak kasi ayaw kong masyadong sa kabila ng kalungkutan ng pangyayari, ayaw ko pa ng damayan ng iyak ko kasi hindi maganda yan sa ano. Sige. Good luck. Sana naman like nyo, magustuhan nyo. Kung sinong ayaw, di huwag mag-like. Huwag makinig. Okay, bye-bye.